Hi kids! Kumusta kayo ngayon? Ang ating asignatura ay PE3. At ang ating aralin ay tungkol sa body shapes and actions o hugis ng katawan at galaw nito. Mga layunin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang na ilalarawan ang iba't ibang mga hugis at galaw ng katawan. May gagalaw ng maayos ang katawan bilang tugon sa mga tunog at musika. Makisali sa masaya at kasiyasayang pisikal na mga aktibidad. Ang ating katawan ay may kakayahang bumuo ng iba't ibang hugis at linya tulad ng tuwid, pabaluktot, at iba pa. Maaari rin itong makabuo ng iba't ibang hugis at kilos. Ating balikan. Paghambingin ang mga larawan. Isulat ang mga kilos na ipinakikita sa hanay A at hanay B. Ang mga kilos sa hanay A ay mga halimbawa ng locomotor movements. Ito ay paggalaw sa katawan mula sa isang lugar patungo sa iba pang direksyon. Samantalang ang mga larawan sa hanay B ay mga non-locomotor movement, kilos ng iba't ibang parte ng katawan na hindi umaalis sa kanyang pwesto. Tuklasin. Basahin at unawain ang maikling kwento si Buddha at si Bibo. Isinulat at iginuhit ni Binibining Angelica Yu Untalan at sagutin ang tanong sa ibaba. Ilagay ito sa inyong kwaderno. Si Buddha ay mahilig sumayaw at kumanta. Lagi niyang ginagaya ang mga patalastas sa telebisyon. Tuwang-tuwa siya sa tuwing nakagagawa siya ng iba't ibang hugis at galaw ng kanyang katawan. Sumusunod sa galaw mo, sumusunod sa indak mo, sumusunod. Aba, Buddha, mukhang masayang-masaya ka sa pagsasayaw ha? Oo naman, Bibo. Nakagagawa ako ng iba't ibang galaw at pinalalakas ang aking katawan. Panlaban sa sakit. Iniinat ko ang aking kamay pataas. Kaway ng kaway, kaliwa kanan ng indak ng aking mga paa. Gayahin mo ako, Bibo. Anong mga aksyon o galaw ang nagagawa ni Buddha tuwing siya ay sumasayaw? Isulat ito sa inyong kwaderno. Suriin. Panuto, basahin at intindihin. Ang pag-inat o stretching ay ang pag-extend ng mga bahagi ng katawan palayo sa isa't isa upang mapahaba ito. Ang pagbaluktot o bending ay isang kilos na nagiging sanhi ng paglapit ng mga parte ng katawan sa isa't isa. Ang paabante at paatras na kilos ng katawan na nag-extend mula sa pinanggagalingan ng suporta ay tinatawag na swinging motion, dagdag pag-ikot or turning at swaying. Warm-up exercise. Tingnan ang mga larawan. Kaya mo bang gayahin sa tulong ng magulang o nakatatanda sa iyo? Handa ka na ba? Paalala, kung ikaw ay may hika o sakit sa puso,
mainam na gawin ang ehersisyo ng may patnubay ng magulang. Jog in place, gawin ito ng 3 minuto. Bend forward, 4 na bilang. Bend backward, 4 na bilang. Bend sideward, 4 na bilang. At head twist, 4 na bilang. Naisagawa niyo ba ng maayos? Gayahin ang mga kilos na nagpapakita ng mga letra sa ibaba. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, at Z. Naisagawa niyo ba ang mga kilos? Nagayaw ba ng maayos ang mga nasa larawan sa bawat letra? Mahusay! Isaisip natin na ang warm-up exercise ay isang paraan upang makabuo ng iba't ibang hugis o galaw na maaaring isinasagawa upang maihanda ang katawan sa mabibigat o mahihirap na gawain at makaiiwas sa anumang pinsala. Isagawa. Halina't awitin ang Tayo Na't Mag-Ehersisyo na isinulat at iginuhit ni Angelica Yu Untalan sa tono ng Leron Leron Sinta. Ang lyrics ay, ako'y nag-ehersisyo, sumigla aking katawan, hindi nanghihina, hindi tumatamlay. Araw-arawin to, tayo'y mag-ehersisyo, katawan ay sisigla, sakit maiwasan pa. Okay, gawin ito ng maayos, awitin sa tono ng Leron Leron Sinta. Mga tanong, ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Ano ang maiiwasan kapag nag-ehersisyo? T,
Tingnang mabuti ang crossword puzzle. Bilugan ang mga salitang tinutukoy sa larawan. Ang mga sagot ay bend. Sway. Stretch. Swing. Mahusay mga bata. Sa saliw ng musikang binibining marikit, gumawa ng mga iba't ibang hugis o kilos habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Tulad ng pagwawalis ng bahay, pagpupunas ng lamesa o paghuhugas ng pinggan. Batay sa iyong ginawa, lagyan ng check ang emojing na pili. Sana ay marami kayong natutunan sa aralin natin ngayon. Huwag kalilimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat!